Lisa, ba't ka narito? Nagdala ho ako ng mga pagkain. Anong panganib pumunta sa kampung ito? Nabalitaan ko pong sumapi na ang mga kapatid kong sina Elias at Pascual. At ngayon ay nakikipaglaban na sila. Gusto ko rin po sana sumanib. Hindi na ba bagay siya makipaglaban sa rebolusyong ito, Teresa? Bakit po, Tio? Mapanganib. Kaya ko pong suungin ang lahat. Kaya kong lumaban. Teresa, umuwi ka na lang. Bakit to? Dahil sa babae ako? Kaya ko pong lumaban. Kaya kong humawak ng baril. Gaksya ka lang ng panahon. Umuwi ka na, Teresa. Ano pa bang hahanapin mo sa buhay, Isa? Mayaman na kayo? Tinitingala ang pamilya sa bayan mo to. Mataas ang pinag-aralan mo. At mahal ka ng asawa mo si Balderas. Pero mababaw na dahilan po ang mga yan. Hindi ko na humasikmura ang mga pangaaping ginagawa ng mga Kastila sa ating mga kababayan. Noong maliit pa po ako, ipinangako ko sa aking sarili na hinding-hindi ko pahintulura magpatuloy ang ganitong kalakaran. Pero may iba pang paraan ang pagsisilbi sa bayan, Teresa. Pero ang kailangan po ninyo ay mga taong haharap sa mga Kastila na po akong lumaban. Oh, sige, Teresa. Gawin mo na ang dapat mong gawin at hindi kita mapipigilan. Alam ko hindi kita mapipigilan sa gusto mong gawin. At, Isa, patnubayan ka sana ng may kapal, ang lahat ng biyaya at tapang para sa kipagdigma sa rebolusyon ito. Salamat po, Tino, at nauunawaan ninyo ako. General Perfecto Poblador, handa po ako magpasa ilalim sa inyong pangunguna. Sige, Teresa, umayo ka at bago sumikat ang araw, ay pumunta ka sa silangang parte ng kampong ito at makikilala mo ang mga tatalaga ko sa iyong mga isang batalyon ng matatapang na mandirigma. Hayaan niyo po at parolon ako.